Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? At muli, tayo po ay magbibigay ng ating opinion at reaksyon dito po sa nakakatuwang confirmation hearing na ginanap po kahapon para po sa Department of Science and Technology na si Secretary Renato Solidum Jr. No? Nakakatuwa po kasi meron pong tanong ang butihing congressman na si Dante Marcoleta. Ito po yung sabi niya, no? Sabi po dito sa DCRH, ito po yung article nila, Marcoleta broach astronaut food or food pills for poor Filipinos during confirmation hearing. Parang nagtanong po si Dante Marcoleta kung pwede po ba yung idea na maka-imbento po tayo ng tulad ng pagkain ng mga astronaut, no, na tumatagal ng 3 to 6 months, hindi po nagugutom. Siguro meron siyang punto eh, 'di ba? Idea lang po, inopen niya lang 'yon. Sabi niya, o di kaya makagawa tayo ng food pills na pag binigay mo sa mga mahihirap na Pilipino, hindi sila makakaramdam ng gutom. No, that will last for months. Ang gandang idea niya, na, no? So, ayun lang naman eh. That's not malicious. I'm just wanna know kung kakayanin nating gawin. 'Di ba? Emang mga Pilipino, mga matatalino at magagaling tayo sa totoo lang, eh, no? Ito po yung sabi sa news. Is it possible for Filipino scientists to invent a food pill? The same one that astronauts eat in space that could last for days or months and be fed to the poorest Filipinos? Ayun tanong niya kay appointed secretary ng DOST na si Renato Solidum Jr. Ang background po nitong si Secretary Solidum Jr., geodetic engineer po ito. Magaling po ito. Nag-aral po ito diyan sa dito sa Amerika at dito rin po sa University of San Diego, UCSD, one of the good schools in terms of sa medicine yata, no? So, ayun lang naman tanong niya, di po ba? I'm thinking, ito po sabi ni ano, ni Marcoleta. I'm thinking aloud na kung sakali pong naka-invento tayo ng kinakain nila, ibibigay ko po sa mga mahihirap na kababayan natin. Even for months na hindi sila kakain, hindi sila mamamatay. O di ba? At least concern po ang ating butihing Dante Marcoleta, di ba? Sa mga kababayan natin. Kasi ito rin yung iniisip niya, siguro ito yung isa sa mga solusyon para hindi magkulang sa pagkain yung mga kababayan nating mahihirap. Kasi pag kinain niya yon, it will last for several days, if not months. Pwede, di ba? Ito po ang sagot ni Secretary Solidum. In response, Solidum answered in negative. Kung si Marcoleta optimistic, no? Saan niya lang naman, idea lang naman eh. Pero kay Solidum, right away ang sagot, negative. Negative, sir. Noting that the only food available now are those ready-to-eat meals intended for disaster victims, which has shelf life of 6 months. Oh. So therefore po yung mga siguro yung laman ng DSW2 boxes na na pinamimigay after ng mga kalamidad ay umaabot ng 6 months. Ito pa. Ang ganda eh. Marcoleta further explained his idea, citing that the food pill could be taken once and it will leave you full for days or even months. Agoy. Ibig sabihin ba niyan? Pag tinake mo yung pills, eh busog na busog ka na. Hindi ka na ma-entice na, ay, magdi-dessert ako. Ay, may fruits, kakain ako. Hindi ka makakaramdam ng gutom. At di ba marami dito niyan yung mga napapanood kong commercial na pag tinake mo to, itong bar na to, hindi ka makakaramdam ng gutom. The following day ka na ulit kakain. Eh, bakit naman astronaut ang naisipan mo pa, Mr. Marcoleta? Ewan ko. Kasi po, yung astronauts, pag kinain niya iyon, will last for several days.
if not months. Kasi yung mahirap na mahirap talaga, wala po silang makakain eh. Ayan. Pag ininom po ng mahirap, in 2 weeks lang, Mr. Secretary, hindi na sila bumibili ng pagkain. Hindi na siya magluto. Ang laking bagay po nyo. Makakagawa kaya tayo ng ganun? Sa bagay, tama si Marcoleta. Hindi ka nabibili ng kaldero, kawali. Ng LPG gas, di ba? Mahal-mahal ng LPG gas. Wala na. Umbili ka na lang, umingi ka na lang kay Marcoleta. Kong, pahingi nga nung pills. Hanggang 430 days po, ha? Okay. After 30 days, hingi ka na naman kay Marcoleta. O di, tipid-tipid ka. Wala ka nang, di ka nabibili ng LPG gas. Wala ka nang lulutuin. Ito po sagot ni Solidum. Solidum said they will look into it but assured the committee that food security is a concern of the DOST. So yun lang yung kay Marcoleta, idea lang. So, malay mo, seryosohin ito ng DOST. Merong mga Pilipino scientist na makaisip niyan, na makaimbento. E di first time in history, pwede natin ngayon ipamalita sa buong mundo na ang Pilipino na ay nakaimbento ng isang pills na tulad ng pagkain ng mga astronauts na maglalas ng 1 day or 2 days or 3 days. Di po ba? Or months? Hindi mo ka na kailangan magluto, bumili ng ingredients, yun na lang ang kakainin mo. O, isa pong challenge yan sa mga Pilipino scientists. Okay? So, eto pa. Dagdag na natin to, mga kababayan. Kasi during that hearing also, meron din isang congressman na tinanong din po si Butihing ano, si Butihing Secretary Solidum. Eto po si Congressman Jordin Jesus Romualdo, taga Camiguin po, ha? Ngayon ko lang po na siguro kung ito hindi nagsalita, hindi makikilala ng buong Pilipinas. Pasensya na po, Congressman Romualdo, ha? Hindi nga kita kilala. Ito po yung tanong niya, no? Ito, ewan ko kung anong masasabi niyo, ang reaction ko dito. Ne? Really? Tawanan ko na lang si Kong Romualdo. Ito po tanong niya. I want to ask if the material used for rockets that can withhold heat in going to the moon or space exploration can be used to drill holes on volcanoes. Oh my God! Gusto mong butasan pa yung volcano? Eh di ba may butas na yun? The lava will come out so that the volcano will not erupt. Problema niya pala yung pagsabog ng volcano. Is there a study on that? I'm so curious. Imagine, space rockets do not melt when they return from space. Why can't we use it to drill holes so that volcanoes will no longer erupt? Ang sakit mo sa ulo. Common sense naman, Representative Romualdo. Butasan mo man yung volcano, ha? Puputok at puputok pa rin yan kasi ang init niyan is from Earth's core. Di ba mainit ang core ng Earth? Ito po ang sagot ni Secretary Solidum Jr. Tandaan nyo, geodetic engineer ito. Ha? Magaling po ito, no? Even if one would tamper with the volcano, iba't ka daw, itamper meaning gawan mo ng butas-butas yan. It may trigger eruption. Not stop it because the magma is more enormous than whatever trigger we want to do. Congressman Romualdo, magbasa ka, what is magma? It might actually cause the volcano to explode as we lessen the pressure. Correct. If we lessen the pressure of the volcano at the top, it might trigger the sudden rise of magma and it will explode. That's why nobody has tried to do that. Ay naku. Sabi nga nung iba mga kababayan, itong congressman na ito, basta may maitalong lang eh. O di kaya may mema lang. Nagpapansin, no? Sa totoo lang, no? Tama po si Secretary Solidum. Common sense naman, no?
butasan mo man yan, eh dahil nga sa lakas ng magma, no? Yung force ng magma, sasabog at sasabog ang bulkan. Huwag mo nang pigilan ang gusto ng nature. Baka lalong magtampo ang ang nature. Baka mamaya, sige, pinipigilan mo ako sumabog, magtayo ako dito ng another bulkan. O di... Di ba mga kababayan? Nabobo naman ako sa tanong nun. Congressman Ronaldo, pasensya na po, no? Iba po yung heat, no, na nangyayari, nagaganap dyan po sa ating atmosphere, sa ating lithosphere, stratosphere, o whatever peer. My peer is may umusbong pang mga bulkan dahil tinatakpan mo. Gusto mong pasabugin yung bulkan, butasan. Iba po yung heat na yon na pag-aralan po niyan ng mga scientist. No, kaya yung materials na yon will only can stand on that heat. Kasi may friction yan. Diba? Ang tanong, anong nagaganap doon sa loob ng bulkan? Diba? Yung magma doon, no, becomes lava. Paano na-produce yun? Meron bang greater friction? O what? Study nyo po yung core ng Earth. Kaya nga nandyan si Secretary Solidum kasi he's the qualified person there. Geodetic engineer. O yan. Geo means what? Earth. Di ba? Kaya pasintabi na po, no? Hindi naman po pamamaya, pambabastos, no? Kong Romualdo. Very nuisance po yung tanong nyo. Aral-aral muna. Huwag nyo na pong pigilan ang gusto ni Mother Nature. Let the nature run its course nga po. Kasi pag palagi nyong sinusupil yan, eh baka nga lalo pong magalit si Mother. Kaya tandaan nyo po kung Ronaldo, iba magalit si Mother, di ba? Di nyo mo napansin yan sa mga magulang nyo, lalo na sa nanay nyo. Ibang klase magalit si Mother. Kaya huwag nyo na pong pakialaman ang gusto ni Mother Nature. Kung saan po masaya si Mother Nature, bayaan nyo na po. Kasi sabi po nga nila, Mother knows best. Hello, Congressman Waldo. Natawa naman ako sa inyo. Kung yung tanong ni Kong Marcoleta, medyo may sense. Very realistic yung. Pwede po kasi matatalino ang mga scientist nating Pinoy. Matatalino tayo. Kahit na yung bobo pa dyan, na tulad ng mga dilaw, sige, matalino kayo. Pilipino kayo eh, di matalino kayo, di ba? Pero ito, napa, ha? Pakimatukan nga ako. Pakikalampag nga utak ko. Ewan ko po. Pero kayo po, ano pong masasabi nyo dyan, no? Sa tanong ni Congressman Waldo, ng Kamigin. Saan po ba ang Kamigin? Pasensya na po sa mga taga Kamigin. Bigyan nyo nga po ng pills yan, yung pagkain na food pills ni Marcoleta, yung congressman nyo. Ang ganda ng explanation ni Secretary Solidum, no? Kumbaga, para bang sinabi na lang kay kung ako yan, sinabi ko na lang kay Kong Romualdo, huwag nyo nang pakialaman kung anong gusto ni Mother Nature. Di baling di ako makumpirma. Huwag yun akong pakialaman. Yan po mga kababayan. Comment down below. I hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.